Hi guys, so ito naman ako, si Aboy. Maraming salamat muli sa pagsilip sa aking vlog. Bali, lilipot na natin ang ating Joy Seedless Grapes sa ating Jumbo Paso. Hindi pa siya nakatanim, pinatong ko lang. So, yung soil mixture, ito nga pala yung ating Joyless Grapes. Ito naman ako, Joy Seedless Grapes. Bali, yung potting mix natin, bago ko ilagay sa Jumbo Paso, binatasan ko muna yung ilalim to make sure na may proper drainage siya. Tapos, soil mixture natin, naglagay ako ng garden soil. Then, hinaluan ko ng loam soil. Sinamahan ko rin siya ng cocoa peat. At vermicast. And since lagi nating naririnig na ang ubas is thriving pag mabuhangin ang lupa, so guess what, kung anong nilagay ko, tama, buhangin. Regular buhangin siya yung sa construction site. S1, if I believe, may natira ako nung may pinasimento ko sa bahay. Bali, ano na siya, bistay or stray na siya. Durog na durog. So, hinalo ko siya. At, kama. Tara. Tanim na natin siya. So, yung ating mini spade o yung pala, hindi ko na nakita yung isa, so bumuli na lang uli ako ng bago. Kung tandaan nyo, tinanim natin siya sa lalagyan ng choco wafer stick. Unlike yung red cardinals varieties natin o yung unang batch ng grapes natin tinanim sa plastic cups na 6 ounce natin nilagay, so yun medyo mas madaling tanggalin ng paglipat. Eto, malaki siya, kaya lang medyo matigas din. So, try ko na hindi tanggalin siya na hindi ma-disturb yung rooting system niya. Nga lang, bali magiging one-time use lang ang ating seedling spot na to, kasi nga, completely natin siyang mawawasak pag lilipat na natin siya. Bukang kong bisikusin lang tapos matatanggal natin ang buo. So we know the downside ng pagtanim pala sa ganitong paso. Medyo mahirap siyang tanggalin after. Ito na siya. Pakita ko sa inyo yung root system niya. Hindi ko na i-disturb yung soil mix. Lagyan ko na lang ng hole itong ating lilipatan. Tsaka natin siya ilalagay. Sama ko lang yung natira. Sayang. Oh,
Tapos talagdagan natin ng lupa. Diba? Bali, pinrespress ko siya ng konti yung lupa para hindi naman para lumabas naman yung mga air pocket niya sa loob. Nilagyan ko na rin siya ng tag kasi nga dumadami ng ating variety. Tapos lagyan natin ng balag mo, lagyan natin ng harang para hindi naman ma-disturb na mga hayop, pusa, aso, mga bata naglalaro. Lagyan natin ng kawayan dito. Okay, so pumutol ako ng kawayan. Siguro ito around 5-6 feet. Bale, ito yung ating gagawing gapangan ng ating uwas. Make sure lang na pagbaon natin hindi tatamaan yung ugat niya. Lagyan ko ng wiring subpungan para stable naman siya. And also, kung naalala nyo, pag nagtatanim tayo ng seedling, tinatapan natin siya ng plastic bag. At since medyo nadadalas na yung pag-ulan, isisimulate natin yon. Dahil may malaking bakso, meron tayong malaking plastic. Lalagay lang naman natin siya hanggang makita na natin stable yung ating bagong lipat na tanim. Binatasan ko lang siya sa gitna para matutok din natin yung ating kawayan. Bali, magiging double purpose kung ilagay natin plastic. Pag maaraw, it will help na yung loob niya is humidify. At pag nag-uulan naman, kahit paano, mami-minimize yung pasok ng lupa sa loob. Gagawin lang naman natin to hanggang makita na natin stable yung kalilipat lang natin ito. Muli po, maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsubok ng mga bagong hobbies at sa panonood ng aking mga video. Samahan niyo po uli ako sa mga susunod pang videos na ating upload at mga hobbies na ating itatry hanggang sa muli.